الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, siguro hindi nyo alam na yung taong nagbabahim o nag-hatching, lalong-lalo na yung mga taong may sipon, laging nag-sneeze o nagbabahim o nag-hatching, ay mahal sila ng Allah. Mahal sila ng Allah. Yan ang hindi natin alam. Ito ay kung isang mananampalataya, siyempre. Pero isa ito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya sa hadith na marawahu Bukhari, ito ay malakas na hadith, sabi niya, Inna allaha yuhibbul utas. Katotohanan na ang Allah ay mahal niya yung taong nag-hatching. At o kaya ay nagbabahin. So, ganun pa man, kaya kapag ikaw ay nagbahin, sabihin mo, Alhamdulillah. Kasi mahal ka ng Allah. Kaya ang dua, pag tayo ay nagbahin, sabihin natin, Alhamdulillah. Sabi sa pag-aaral, kapag daw ang tao nagbahin o naghatsing, mayroon daw hangin sa utak niya na kung hindi siya nagbahin o naghatsing, ay magbabara ito na magiging dahilan na mahihirapan gamutin. Kaya sasabihin mo, Alhamdulillah. Sabi naman sa, ayon sa narinig ko, hindi ko rin alam kung may katotohanan, mga kasamahan din, sabi nila, 3 segundo, tumitigil ang puso natin kapag tayo ay naghatsing o nagbahin. So kaya huwag niyong kakalimutan sabihin, mga kapatid, ang Alhamdulillah, dahil nga mahal ka ng Allah. Hindi ito galing sa akin, galing sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbul utas, mahal ng Allah ang naghahatsing o nagbabahin. Kaya sabihin mo, Alhamdulillah. Kaya ikaw na nakarinig, ito ay karapatan niya sa'yo, kasama ito sa karapatan ng Muslim, sabihin mo, Yarhamukallah. Kahabagan o kaawaan ka ng nawa ng Allah. At ikaw naman na nakarinig, naghatsing na nakarinig sa sinabi na gano'n, sabihin mo rin na, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ida ati sa ahadukum fahamidallah fashamituhu. Kapag nagbahin o naghatsing ang kapatid ninyo at sinabi ni Alhamdulillah, sabihin nyo, Yarhamukallah. Tapos ikaw naman na nakarinig, dapat mo rin sagutin na Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itong mga sunna na nakakalimutan natin, na pinapabayaan na natin. Yung iba tatahimik na lang pag nagbahin, naghatsing, hindi niya nalakasan. Hindi niya alam na mahal siya ng Allah. Napakasimple lang, sabihin mo Alhamdulillah. O baka hindi mo alam ang isasagot mo. Baka yun ang dahilan, kaya hindi ka nagsasabi ng Alhamdulillah kasi nahihiya ka. Dahil hindi mo alam ang isasagot mo sa kanya. So pag sabi na Alhamdulillah, sasagot yung nakarinig sa'yo ng Yarhamukallah. Idudua ka niya ng kahabagan at kaawaan ka naman ng Allah. Ikaw naman na nagbahin, naghatsing, sasagutin mo naman siya ng Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ganun dapat. Yun ang sunnah, mga kapatid. Isang tanong, kung sakali na ang nagbahin ay hindi Muslim, nagsabi siya ng Alhamdulillah. Paano kung hindi Muslim? Sabi niya, Alhamdulillah, anong isasagot natin? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga kuffar, ang mga kafir sa time niya, naghangad sila na ipanalangin sila ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng Yarhamukallah. Pero pag sila ay nagbahin at sinabi nila Alhamdulillah, hindi sila sinasagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng Yarhamukallah. Ang sinasagot niya sa kanila yung huli, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yun ang sinasagot kapag kafir o hindi Muslim ang naghatsing. So ito po yung bagay na nakakalimutan natin at hindi natin naisasagawa na napakalaki ng gantimpala at isang habag at awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagmamahal sa taong naghatsing. At bilang panghuli, kapag paulit-ulit na naghatsing, sabi niya Alhamdulillah, tapos sasagutin mo, Yarhamukallah, din uulitin na naman, Alhamdulillah, din Yarhamukallah, din uulitin na naman niya, Alhamdulillah, din sabihin mo, Yarhamukallah, sabi ng ating mga ulama, kapag umabot na at nabanggit sa hadith na kapag umabot na sa 3, ang isasagot mo na sa kanya ay Shafakallah. Gamutin ka naman ng Allah dahil sakit na yan. So ito yung mga bagay na gusto ko lang may parating sa inyo sa araw na ito, sa gabing ito, na nakakalimutan natin at napapabayaan natin na napakalaking gantipala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.